Dandan siya nag-angat ng mukha para wag iparata kay Jason ang excitement na nadarama niya. Pero umurong kanyang dila na mapatidig siya rito at nagsalubong kanilang mga mata. Ayun na naman ang puso niya na tumibok na mabilis habang kinukulong ng mga titig nito ang kanyang mga mata. At ganun-ganun din ang epekto sa kanya ni Lorenzo kanina nang magkasama silang dalawa. Sino ba sa dalawang lalaki ang totoong namimiss niya? Babe, may problema ba? Masuyong tanong sa kanya ni Jason nang sapuhin nito ang kanyang mukha. May naramdaman ka bang di maganda? Don't worry dahil papunta na rito ang pinsan kong doktor na susuri sa'yo para ma-sure talagang safe ka. Baka kasi kailangan ka rin dalhin sa ospital para maskan ang ulo mo. Nakinig na tumangulang si Anna sa bawat sasabihin ni Jason. Di pa niya magawang tumingin dito ng diretso. Alam mo bang sobra ako nag-alala sa'yo? Bakit kasi ginawa mo yun? Bakit tanakbo ka sa gubatan? Sabi nito habang inaayos ang magulo niyang buhok. Mas lamang ang pag-aalala kaysa paninermon sa tono nito. At lalong nawala nang sasabihin si Anna. Paano ba niya sasabihin sa kanyang nobyo na kaya siya napahamak ay dahil sa kalandian ng isipan niya? San ka nga pala galing? Kayong dalawa ni Axel, bakit ang tagal niyong bumalik? Tila naghihinampong pag-iba niya ng usapan. Parang gusto niyang sasihin si Jason dahil hindi mangyayaring lahat ng to kung di siya nito iniwan at nakasama niya si Lorenzo. Hindi ka malang nagpaalam sa akin. Medyo nagsalubong ang mga kilay ni Anna na mapansin niya ang pag-ilap ng mga mata ni Jason bago to sumagot. Sorry babe, may inasikaso lang kaming importante sa Manila. Sobrang urgent kaya hindi na ako nakapagpaalam sa'yo. Tumingin siya kay Jason. Ba't parang di siya kumbinsido sa alibay nito? Thank you for everything. Puno ng sinseridad na wika ni Anna kay Axel kinabukasan. Aalis na kasi to para bumalik na sa Manila. Si Nathaniel, Michael at Chef Aa naman, nauna nang umalis kagabi na masiguro rin na ligtas na talaga ang kaligayan niya. Hindi kita makakalimutan, Axel. Lalong-lalo na lahat ng kabutiang pinakita mo sa akin habang nandito pa ako sa Ride and Fall. Kahit ilang araw tayo nagkakilala at nagkasama, totoong kaibigan ang turing ko sa'yo. Matapat sa loob na dagdag pa ni Anna, tsaka niyakap ang lalaki. I will miss you. Tunay na lungkot din ang nararamdaman ng puso niya dahil sa paghihiwalay nilang iyon. Kahit ka nang umalis si Nathaniel, Michael at Chef Aa kagabi, parang maiiyak na siya. Sa loob ng ilang araw na sanay na siyang kasama mga kaibigan ni Jason. Masaya kasing kasama mga iyon. Siguradong mamimiss niya ang kakulitan ng mga iyon. I'm gonna miss you too, Anna. Bulong sa kanya ni Axel nang gumakap rinto sa kanya para magpaalam bilang isang kaibigan. Nasa likuran lamang kasi si Jason at nag-ingat sila na baka marinig nito ang pinag-uusapan nila. Promise, kahit magkalayo na tayo, safe pa rin sa akin ang secret mo. Basta't huwag mo rin kakalimutan ang promise mo sa akin na hindi masasaktan ang kaibigan ko. At sundin mo kung ano ang talagang tinitibok ng puso mo. Doon ka maniwala at hindi lang sa nakikita ng mga mata mo. Kumunot ang noo ng dalaga. What do you mean? I know you love him. Natawa siya ng pagkak. Dream boyfriend ko lamang siya. Pero never kong sinabing mahal ko na siya. He is my twin sister's fiancé. Remember? At andito ko para tulungan sila na magkatuluyan. Come on, Anna. Ako lang naman to at saka palis na ako kaya hindi na kita matutudyo sa kanya. Kaya aminin mo ng totoong sinabi ko. Mahal ka pa rin naman yung pinsan kong yan eh. Hindi lang niya masabi-sabi pa sa'yo dahil komplikado pang sitwasyon ninyo. Axel naman, bahagya siyang lumayo dito. Huwag mo akong pinapaasa ng ganyan. Tsaka goal ko na makatuloyin si na Amelie at hindi kami. He just chuckled. Kapag ko ay nilapit ang bibig sa tenga niya at saka may ibinulong. I told you, huwag ka basta maniniwala sa mga nakikita mo. Talasan mo rin minsan ang pakiramdam mo. Stop being a fool. Nakakainis ka? Bakit di mo nalang sabihin ng diretso sa akin kaysa gawin mo pa akong manghuhula? I'm sorry but I can't. Yes, we're friends pero wala sa lahi namin ang nanlalaglag ng kaibigan o kamag-anak kapag seryosong usapan na. Sumeryoso nga ang mukha ni Axel bago to muling bumulong sa kanya. Basta don't hold yourself when it comes to him. Hayaan mo lang sarili mong ma-inlove ka sa kanya. Di na nagdungan ni Axel ang sasabihin nito dahil biglang hinawakan ni Jason ang balikat nito tsaka hinila palayo sa kanya. That's enough, cuz. Nakakahalata na ako. Sita nito sa pinsan bago pumagitna para harangan si Anna sa aktong paglapit muli ni Axel. Napapasarap pa ang yakap mo sa girlfriend ko. Ang okay mo, cuz? Di ba pwedeng mag-goodbye hug kay Amelie?
Malutong na tumawa si Axel at pabinong susugurin ulit ng yakap si Anna, pero tinulak to sa dibdib ni Jason. Aalis ka na nga lang, painitin mo pa ang ulo ko? Lalong natawa si Axel bago maling sumeryoso ang anyo. Dahil mamimiss din kita, baka ilang months din ako magstay sa abroad. After kasi nalaban ko sa Australia, win or lose, kailan pa rin mag-training para laban ko rin sa Japan at sa Cambodia. Ang dami mo kasing ganap. Medyo lumambot din ang mukha ni Jason nang mapailing ito dahil sa sinabi ng pinsan. So, kailan kanyang makakadalaw sa Hacienda Ramona? Of course, sa wedding ninyong dalawa. Tinaasan ang dalawang kilay sa Jason at yanon din si Anna na para bang siguradong sigurado sa sinabi. Pwede bang wala ako ron? Eh ako nga best man mo, di ba? Napayuko lang si Anna. Parang gusto niyang mainis na naman kay Axel. Alam naman ito ang totoo pero pinapaasa pa siya. Tapos dadagdagan pa na sinabi ni Jason, eh di lalong libugo ang puso niya. Basta dumating ka ha, next month na yon. Tinapek na Jason ang balikat ng pinsan. At mag-ingat ka sa biyahe mo, lalo na sa mga laban mo. Sa kabila ng lungkot sa kanyang puso, di maiwasan ni Anna na matouch sa usapan ng magpinsan. Kahit palaging nag-aasaran ang mga dalawa, makikita pa rin talaga ang pagmamahal sa isa't isa. No wonder kung ba't ang dalawang to ang mag-best friend. Mag-ingat kayo sa biyahe nyo pauwi ng Taguig. Sinulapan din siya ni Axel. Alagaan mo yung girlfriend mo. Huwag mo nang pakawalan pa. Kaz, matagal kong hinanap yan, you know that. Kaya imposibleng pakakawalan ko pa yan. Pabulong na sagot na Jason kay Axel. Bahagya lang yung lumibot sa pandinig ni Anna, kaya hindi niya gaanong kasigurado. Pero kung titingnan niyang kinikilos ang dalawa, parang may itinatago rin tulad nilang dalawa ni Axel. Don't worry dahil mahal ka rin yan. Narinig niyang sabi ng huli kay Jason. Di niya matukoy kung siya o si Amelie ba ang tinutukoy nito. For sure, tuloy-tuloy na ang wedding ninyo next month. Mali mo naman, double wedding pa, di ba? Sagot ko na ang benteng richong baboy para sa lahat ng mga taga-Hacienda Romana. Ata, saka sinundan ng tawa. Lalo nang unot ang noo ni Anna. Anong double wedding ang sinasabi ni Axel? Sino pa sa kaibigan ng mga itong nakatakdang ikasal maliban kina Jason at Amelie? Sige, aalis na ako. Kapag kuwan ay paalam ng lalaki. Tsaka lamang umalis si Jason sa harapan ni Anna para payagan ang pinsan na magpaalam sa kanya. Magpagaling ka. Sundin ang sinabi ni Dr. Kagan na huwag ka nang munang pumasok sa school sa Monday para makapagpahinga ka pa. Si Dr. Kagan ay second cousin ni na Jason at Axel na nakababatang kapatid naman ni Tucker. Ito ang sumuri sa kalagayan ni Anna. Ito rin ang sumama sa kanila para ma-CT scan na siya sa ospital. At laking pasalamat ni Anna na hindi naman pala grabe ang inabot niya. Katulad ng magpipinsan at magkakaibigan, kakaiba rin ang karisma at kagapuhang taglay ni Dr. Kagan. Binata pa rin to at isa ring bilyonaryo. Masyado rin tong abala sa buhay kaya't agad ding umalis matapos siguraduhin maayos ng lagay ni Anna. Thank you ulit. Mag-ingat ka at saka good luck sa laban mo. Panalo ka na niyan, ikaw pa. Nakangiting niyakap niya ulit si Axel bago to tuloy yung umalis. Nagpaalam naman sa Jason na iahatid lang sandali sa labas ng ride and fall ang pinsan. Di na siya sumama para makapagpahinga siya at saka naramdaman din ni Anna na parang may dapat pang pag-usapan ng dalawa na hindi niya dapat marinig. Malukot na nilahad na lang niya ang tingin si Axel bago siya bumalik sa loob ng bahay ni Jason. Ayaw rin niyang magstay sa labas ng bahay ngayon na wala rito ang mga kaibigan ng binata. Ramdam na ramdam niya ang lungkot. Ngayon pa lang namimiss na niya ang kapilyuhan ng mga ito. Nang makabalik sa loob ng bahay sa Jason, may isang tao pa na namimiss si Anna, si Lorenzo. Simula nang umalis to riding club, wala na siyang balita sa binata, maliban sa kasalukuyang itong nasa Hacienda Ramona. Pinipilit ni Anna ang kalimutan na si Lorenzo, lalong-lalo na ang kakaibang nararamdaman niya para dito. Di naman sana siya mahihirapan na gawin iyon dahil magkasama na sila ulit na Jason. At parang wala namang nagbago sa feelings niya para dito. Sa halip, mas lalo pa itong napapalapit sa puso niya. Lalo na nitong nakalipas na araw, si Jason na nag-aalaga sa kanya. Talagang ipinakita nito kay Anna ang totoong pagmamahal nito sa dalaga. Yun nga lang, di niya rin maiwasan hindi malungkot at masaktan dahil kaya lang naman yun ginagawa ni Jason dahil kay Amelie. At hindi para sa kanya. Ngunit nang dahil sa presensya ni Jason kaya di mawala-wala sa isip niya si Lorenzo. Sa tuwing kaharap niyang nobyo, naaalala niya si Lorenzo.
Kapag kasama niya si Jason, para na rin niyang kasama ang kapatid nito. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Anna. Nang maalala niyang binigay nga pala niya sa kanya ni Jason ang cellphone number ng kapatid para daw kapag gusto niya siya rin tawagan at pasalamatan. Dali-dali niyang kinuha ang bagong cellphone na binili ni Jason sa Manila at binuksan iyon. Nag-scroll siya sa contacts. Di niya na napigilan pa ang pagrigodo ng kanyang puso na makita ang pangalan nito sa contacts. Di niya maipaliwanag kung bakit kahit ang pangalan nito ay malakas din ang dating sa kanya. Hindi alam ng dalaga kung gaano niya katagal tinitigan maging ang numero ni Lorenzo bago siya nagkaroon ng lakas ng loob tawagan iyon. Halos pigilan niya ang kanyang hininga na marinig niya ang pag-ring mula sa kabilang linya. Ilang segundo rin ang lumipas bago niya narinig ang boses ni Lorenzo. Muntik na nga niyang ibaba ang tawag dahil baka busy ito. Hello? Anang bariton ng boses. Nang binata na nagdulot na naman ng mas malakas na pintig sa puso ni Anna. Maging ang boses nito na mimiss din niya. Who's this, please? Kinagat niya ibabang labi bago sumagot. Hi, Lorenzo. This is Amelie. Sobra ang pagkautal ng dalaga dahil sa sobrang kaba. Buti na lang ay hindi ang totoong pangalan ang nasabi niya. Amelie? Ramdam niya parang nagulat ang binata. Parang nag-iisip pa nga ito nang muling magsalita. Q, kamusta ka na? Okay ka na ba? Natingnan ka na ba ni Dr. Kagan? Sunod-sunod na tanong nito na may pag-aalala rin sa boses. Oo, okay na. Thank you nga pala sa pagligtas mo sa akin, ha? Tugon ni Anna sa tonong pilit niyang ginagawang kaswal. Sorry kung ngayon lang ako nakatawag para pasalamatan ka, ha? Masyado kasing strict si Jason. Ayaw pa akong pahawakin ng cellphone para daw makapagpahinga ako ng maayos. Paliwanag pa niya. It's okay. Maliit na bagay. Ramdam niyang napangiti ito na kinangiti rin niya dahil kinikilig na naman siya. Ang importante, ligtas ka na. Oo nga eh. Buti na lang talaga hindi malala ang nangyari sa akin. Huminga muna siya na malalim bago to dinugtungan. Sorry din ha, kasi hindi ako maaksidente kung di kita nakasan. Narinig niya ang pagtawa nito na marahan mula sa kabilang linya. Eh bakit ka nga ba kasi nanakbo noon? May nagawa ba akong mali? Anito sa tonong bigla na lang sumeryoso. To be honest, hanggang ngayon, palaisipan pa rin yun sa akin. Nagbaba ng tingin si Anna kahit di naman niya kaharap si Lorenzo dahil bigla na siyang nahiya na maalala ang dahilan ng pagkakaaksidente niya. Ano bang idadahilan niya? Kung ba't kasi tinawagan niya agad si Lorenzo na walang nakandang alibay sakali mang mapag-usapan nila yun. Nakagat niya ang labi. Sorry ulit pero di ko kayang sabihin. Ganito na lang, maagap nitong agaw. Pag-usapan natin ang tungkol dyan kapag nakita ulit tayo. What do you think? Ha? Magkikita ulit tayo? Ba't parang ayaw mo na ako makita? He teased her. Pero binawi din naman agad ang sinabing nagbibiro lamang. Luluwas kasi ako sa susunod na linggo. You know, business matters. Pero baka puntahan ko si Jason sa bahay niya sa Taguig kapag hindi hectic ang schedule ko. Doon tayo mag-usap. Okay lang ba sayo? Di niya alam ba't nag-init ang kanyang mga pisngi dahil sa lambing na boses niyo ni Lorenzo. Nakisabay pang malakas na kabog ng dibdib niya. Totoo kaya na magkikita ulit silang dalawa? Ngayon palang kabado 20 na ang dalaga. Lumunok muna si Anna para maging kalmado ang pakikipag-usap niya kay Lorenzo. Okay lang naman sa akin. Saka ko rin sasabihin sa iyo kung ba't kita tinakasa noon. Siguro naman sa araw na yon may naisip na rin siyang maayos na palusod. Okay then. Naramdaman niya ang muling pagngiti ni Lorenzo. Kasunod na mahabang katahimikan. Pero ito rin ang unang bumasag. I miss. Gayunman din nito natuloy na ipinagtaka ni Anna. Ano yun? Napanunok siya dahil parang may ideya na siya sa gustong sabihin nito. Pero ayaw niyang bigyan ng mali siya. Bakit naman kasi siya namimiss ni Lorenzo, di ba? Wala yun? Maikling sagot nito na parang paiwas pagkalipas ng mahabang sandali. Basta wag mo na ulit gagawin yung ginawa mo, ha? Alam mo ba, pinag-alala mo ako na sobra nun? Akala ko kung napano ka na eh. Si Anna naman di agad nakapagsalita. Ganon-ganon din kasi ang sinabi sa kanya ni Jason. Sorry, promise di ko na inuulitin. Ganon din ang sagot niya. I will accept that but in one condition. Kapag guwi ka nito, nahalata ang kapilyuhan sa boses. Ay na naman tuloy ang pagsalimbay ng tibok ng puso ni Anna. Ano naman yun? Huwag mo akong iwasan pag nakita tayo ulit. I know yung dahilan kung ba't ka nanakbo noon palayo sa akin, am I right?
Nang di siya sumagot, nagpahabol si Lorenzo. Silence means yes, di ba? Hindi siya nakasagot dahil guilty siya. Anong silbi ng pagtakas noon kay Lorenzo kung magkikita din silang dalawa ulit? Sige na, ibababa ko na to. Yun lang naisip niyang paraan para makaiwas sa tanong na yon ng binata. Baka kasi nakakaistorbo na ako sa'yo. Busy ka yata eh. Tsaka napatingin siya sa nakapinid na main door. Baka biglang pumasok si Jason at maabutan sila sa ganong topic. Baka kung ano pang isipin ito. Gusto niyang umasa na pipigilan ni Lorenzo ang pagbaba niya ng tawag at sasabihin na hindi to busy at marami pang oras makipag-usap sa kanya. Pero bigo ang dito niyang puso. Okay, sige. Kailangan ko rin kasing bumalik ng bahay at may naghihintay sa akin. Nakagat ni Ana ang ibabang labi niya. Parang kinurot ng pinong puso niya sa narinig. Ayaw niya magtanong kung sinong naghihintay dito in the first place. Wala siyang karapatan. Pangalawa, baka lalo lang siyang madismaya pag nalaman niya na isa sa mga babae nitong naghihintay kay Lorenzo. Bye, thank you ulit. Yan lang sinabi ni Ana at pagkatapos, sa kanya pinindot ang end button ng call. Naramdamang malapit nang bumalik si Jason, kaya't agad hinamig ni Ana ang sarili. Ayaw niyang mahalata ang nobyo, isa pa, ayaw niya maging salawahan ng puso niya. Gusto niya mag-focus lang sa feelings niya para kay Jason, tulad ng dati, noong di niya pa nakikilala si Lorenzo. Wala naman ibang lalaking itatangi ang puso niya maliban kay Jason. Sa muli nilang pagkikita ni Lorenzo, sisiguraduhin ni Ana na hindi na siya maapektuhan ang presensya nito. Dahil kung ganong may espesyal na babae sa buhay nito, ibig sabihin wala na siyang lugar sa puso nito. Wala na rin siyang lugar sa puso ni Jason, pero ito lang kaisa isang lalaking pinangako ni Ana sa sarili na magiging boyfriend. Napapitlag si Ana. Nang pagkalipas ng ilang minuto, bumukas na nga ang main door. Napalingon siya at nakitang nakangiting mukha ni Jason na pumasok doon. Hi babe, sorry kung natagalan ako. Si Axel kasi ang tagal umalis. Daig pang girlfriend eh parang ayaw kong iwan. Natatawang paliwanag ng binata habang papalapit to sa kanya. Kahit siya may natawa sa biro na yon ng nobyo. Naaliw siya sa magandang ngiti na nakikita niya sa mga mata nito. At kapag ganon ang aura ni Jason, di niya mapigilan ang pusong mahulog na naman dito. Kaya palang tagal mong bumalik eh. Kala ko sumama ka na sa kanya at di ka naman nagpaalam sa akin. Natatawang biro niya rito nang huminto sa harap niya ang binata. Bakit? Namiss mo ba kaagad ako? Masuyong yumakap ang mga braso nito sa bewang niya. Dahilan para kumabog na naman ang mabilis ang puso niya. Jason, I miss you too. So bad. Napuno ng kaseryosohan ang mukha ng binata. Hinaplos ang kanyang buhok at saka sinapo ang kanyang mukha. Let me hug you, please. Pagkasabi nun, saka siya nito niyakap na mahigpit. Namiss din kita, Jason. Totoo sa pusong sagot ni Ana at ipinikit ang mga mata. Ilang minuto rin yata na mahigpit lang silang nagkayakap. At nang kumala sila sa isa't isa, saka nagtagpo ang kanilang mga labi. Napadaing si Ana at napahilinghing nang kaagad yung uminit at naging mabusok.